Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. At muli po, nandito naman tayo sa ating programang Islam 101. Ang mga pagtalakay sa mga issue at mga usapin na may kinalaman sa Islam at saka sa mga Muslim. At ito po ang inyong lingkod, muli magiging host, Brother Abdul Fattah Zakaria. At yaman din lamang na napag-usapan natin ng mga nakaraang araw ang hinggil sa Araw ng Mga Puso o Valentine's Day, na kung saan ang pagdiriwang na ito ay walang puwang sa Islam, hindi ito parte ng Islam, kaya dapat sa mga Muslim, iwasan nila ito. At ang nakikita namin na iniisip ng mga kapatid natin na sa Islam, parang napakahigpit o walang puwang ang puso sa Islam, ang pag-ibig sa Islam, nagkakamaliho tayo. Kaya nga ito, sa panahon na ito, di kaya sa pagkakataon ito, tatalakayin natin ang mga bagay na may kinalaman dito. At of course, ipapakilala muna natin ang ating panauhin, ang ating resource person. Walang iba pong muli, kundi si Ustaz Abu Omar Kilalan, Abdurrahim Kilalan, na nagtapos sa Jamiatul Islamiyah sa Madina. Assalamu alaikum, Ustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha'Allah. Ustaz, ang usaping ito medyo pakikiligin natin yung ating mga kapatid na mga Muslim. Of course, sa Islam, tayo yung religion na nasa pagitan lagi ng dalawang extreme. Sa Islam, may pagsasaya din. Kung may lungkot sa Islam, merong saya sa Islam. Inna ma'al usri yusra. So, ang tatalakayin natin ngayon ay pagpapakilig sa ating mga kapatid sa Islam. Ito ay ang mga ahkam, mga batas, mga lituntunin ng Islam o Sharia, batas sa Islam, hinggil sa pagmamahalan. Ang isang lalaki, nagmamahalan sila ng isang babae, Muslim. Paano ang kanilang o ano ang kanilang gagawin para yung kanilang pagsasama ay naaayon sa batas ng Islam? So, uunahin ko na, o di kasi simulan ko na, yung ahkam unang-una ng khitbah. Kasi natalakay natin o nabanggit natin nung nakaraan yung word na khitbah. Ano ba itong khitbah na ito, Ustad? Ano po ang pagpapalaan? Ang khitbah, alhamdulillah, bismillah, rahman, rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'an. Ang khitbah ito ay ang gawain kung saan ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag ka may nakita ka, isang babae, na gustuhan mo siya, ito ang unang-unang step, hakbang. No? Para nang sa ganun na maisagawa ng tama na hahantong sa pagpapakasal sa babae na yun. So ang khitbah sa Tagalog siguro maaari natin sabihin na ito yung tinatawag natin na pamamanhikan. Of course sa atin sa Islam wala tayong tinatawag na panliligaw. Tulad ng pagkakaunaw at pagkakaintindi natin, lalo sa atin sa Pilipinas, pag sinabi natin ligaw o courtship, no, wala ito sa Islam. Although pwede natin masabi na ang panliligaw na ito ay nangyayari talaga sa panahon ng kapag ka ang isang lalaki ay namanhikan siya at naisagawa niya na yung khitbah. Yung so, khitbah binigyan siya ng permiso para kausapin. Oo, napahintulutan na siya nung wali na kung saan napahintulutan na silang mag-usap. Of course, bihudur al-wali na nandoon yung wali o may mga grupo ng mga mapagkakatiwalaan, mga kababaihan o mga kalalakihan, no, na kung saan na napahintulutan sila na mag-usap. Okay. Papahintulutan sila. Maganda itong usapan nito, Ustad. Halimbawa, ang isang Muslim, nakita niya ang isang sister na gustuhan niya, ano ang kanyang gagawin? Ano ang batas ng Islam dito? Paano niya gagawin yung khitbah na yun? Of course, yung sa isang hadith na nabanggit, no, na kapag ka nakita mo ang isang babae, ay kausapin mo ang kanyang wali. Masha'Allah. So ibig sabihin, hindi masama na magkagustuhan ang isang babae at ang isang lalaki. Pero, bago pa humantong sa umaga ipinagbabawal
na relasyon sa atin sa Islam, ang pinag-utos kagad ay kausapin mo na kagad ang wali at mamanghikan ka. Nang sa gayon, na makuha mo ang pahintulot ng wali niya na kung sakaling meron kayong pag-uusapan, okay? Yun ay nasa kapahintulutan ng wali niya. No, at gayon din naman kahit nga ang pagtingin sa babae na gusto mong pangasawahin ay pinahintulot din mismo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, maputol muna kita diyan, ustad. Ano? Sino yung mga wali ng babae? Of course, ang wali na tinutukoy natin dito, tutulad ng nabanggit sa mga syurut at mga kondisyon ng pagiging wali. Ang wali ang pinaka-ahak sa kanila, ang pinaka may karapatan sa pagiging wali, ang wilaya is of course yung direktang lalaking kamag-anak ng isang babae. At dito, ang pinakamalapit sa kanya, of course, ay ang kanyang ama. Kanyang ama. Ang kanyang magulang. Ang kanyang ama. Of course, ang wali, ang tinutukoy natin dito, ay yung lalaki. Lalaki. Dahil ang babae, hindi pwedeng maging wali. So, hindi part ng pagiging wilaya sa babae, yung kanyang nanay. Okay, kaya nga, meron maling pag-unawa ang marami sa mga kapatid nating Muslim hinggil sa wilaya. Mm-hmm. Kasi napag-usapan, lalo na pagdating sa usapin ng pag-aasawahan, madalas, makakarinig ka ng itatanong o kakausapin muna ang nanay, ina, kung papayag ang ina. Of course, siguro hindi naman para makuha yung pagsang-ayon ng ina para maging tama yung akad o yung kasunduan ng kasal. No? Siguro na, ginagawa na lang kung yun ay gagawin bilang pagrespeto at paggalang, kumbaga ini-encourage pa natin sa Islam. Ang problema kasi, madalas nangyari, yung nanay na ang nagde-desisyon sa lahat na ng pangyayari tungkol dun sa kasalan. Kaya nga, dapat makilala natin, matukoy natin, sino ba talaga ang wali? So, ang wali ay ang kanyang ama. Kung wala ang kanyang ama, maaaring ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki o kaya ang kanyang tiyuhin. So, ang mga direktang lalaki na kamag-anak ng isang babae na ito ay mga mahram niya, mga lalaki na hindi niya pwedeng mapangasawa, nasa kamay nila yung wilaya o yung pagiging wali ng isang babae. Okay, so yun ang i-approach ng lalaki, diba? Kausapin niya yung wali, magulang, o di kaya yung mga kapatid niyang kalalakihan. So kung halimbawa pumayag sila, kaya lang, minsan kasi madalas, lalo sa atin sa mga Muslim na taga-Pilipinas, meron kasing, minsan kasi hindi nahahawakan ng todo ng wali ang kanilang anak o di kaya ang kanyang kapatid na babae. At sasabihin nilang, sige, papayagan ka namin. Ibig sabihin, kung mapa-oo mo siya, walang problema sa amin. Ang patungkol sa bagay na ito, ang pagsang-ayon ng wali, no, nung ikaw ay lumapit na sa kanya, yun ay maituturing na natin na khitbah. Yun ay maituturing na natin na khitbah. Of course, doon magsisimulang magkakaroon ng kapahintulutan ng isang lalaki na makapag-usap sa babae. Hanggang siguro sa magkasundo sila, okay, magkasundo sila, yung mga common grounds na kung saan makita nila na magkasundo pala sila. No, at kahit nga ang pagtingin sa kanya, katulad ng nabanggit natin kanina, pwede mo siyang tingnan. Actually, sinabi pa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kataba ahadukum, kapag ka namanhika ng sino man sa inyo, fa in sta'a, no, an yandura ilayha, falyandur." Pagka meron siyang kakayahan na makita, o tingnan ng babae na yon, no, ay tingnan niya. Maaring ang makita niya, mayadruha ila nikahiha. Na maaring makita mo sa kanya, yung may mga bagay na magusto mo, na maaring yun na maging, kumbaga, matibay na panghawakan mo, na talagang gusto mong pangasawahin yung babae. Katulad sa isang riwayo na nabanggit na isang muhajir, di ba, taga Makka, gusto niyang maghitba sa isang ansariya, taga Ansar, taga Madina, sinabi ng Rasulullah, tingnan mo yung mata nila kasi, kadalasan sa mga taga Madina, mayroong problema sa kanilang mata at tingnan mo din yung paa nila. So, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napakalinaw na kapag nangyari sa iyong khitbah, pinaitulot sa iyo yung wali, kausapin mo yung sister, yung babae, pwede mong makita ilan sa mga ipinahintulot sa Islam dito na pwede mong tingnan. Actually, meron pa nga ang dispute ng scholars kung hanggang saan bahagi ang pwede mong tingnan. Pero ang point natin dun is hindi yun ipinagbabawal. Ngayon, mashallah, napaganda ng usaping ito. So, may wali na, inausap niya, pero ang kadalasang nagiging problema natin ng mga taga-Pilipinas, isa-isa ito kasi dalawa ang gusto nating matalakay dito, Ustad. Halimbawa, ang isang Muslima. Sino ang tatayong maging wali niya kapag wala siya sa lugar niya?
halimbawa katulad sa atin, nasa ibang iba yung dagat tayo, nagtatrabaho tayo, maraming mga sisters din na nagtatrabaho dito, sino ang tatayong wali nila kapag sila ay malayo sa kanilang pamilya? Of course, ang wilaya is mananatili sa isang wali hanggat siya ay nabubuhay at hindi nawawala sa kanya yung mga kondisyon ng pagiging isang wali. Halimbawa, hanggat siya ay isang Muslim, kasi ito unang-unang kondisyon ng pagiging wali. Kinakailangan siya ay Muslim. Ang isang hindi Muslim, hindi pwedeng maging wali ng isang hindi Muslima. Kaya nga mayroong masala din, kung halimbawa, kung ang wali ay hindi na nagsasala, okay? May tuturing pa ba na siya isang wali? Of course, sa mas tamang opinion ng mga scholars, hindi na siya pwedeng maituring na isang wali. Tapos kung taano wilaya, mawawala sa kanya ang pagiging wali dahil sa hindi niya pagpapatupad ng Islam. Kasi maituturing siya nasa labas na ng Islam sa pagkakataon. So, ang wali ay wali, saan man mapunta ang babae, saan man mapunta ang wali, yun ang mananatiling wali niya. Pero meron tayong tinatawag na tawkil. Dahil halimbawa, dahil nga sa sabihin natin sa na... Sa papasok tayo mo dito sa tawkil, ano? Minsan kasi, nababasa natin sa mga aklat ng mga fukaha natin, yung ibang mga scholars natin, nagkaiba-iba talaga sila ng opinion tungkol sa wilaya, di ba? Halimbawa, ang ibang mga madhab, naging masyadong ano, mahigpit sila sa wilaya. Katulad ng ibang mga madhab, na kapag hindi nagsasala ng witir, pwedeng matanggal sa kanya yung pagiging wilaya niya. At iba sa mga ano naman, is basta Muslim, pagkakatiwalaan, hindi siya sinungaling, at saka nagsasala siya, nasa wilaya pa rin siya. So, papasok naman tayo, of course, doon sa wikala, di ba? So, ito yung madalas na nangyari. Bakit hindi yung tatay niya ang nagkasal? Bakit si Ustad, di kaya isang maalam sa Islam, ang nagkasal sa kanila? Di ba ang wali, magulang? So, dito naman papasok yung, ano naman yung wikala na tinatawag? Usually, ang nangyayari ang wikala, no? Sa mga pagkakataon na malayo, halimbawa yung babae, sa wali niya. So, may mga pagkakataon na kinakausap ang wali, overseas, malayo ang, okay? At kinukuha lamang ang kanyang ang pagtawkil niya. Okay, so maari niyang ibigay o kumbaga proxy, sabi natin proxy kasi literally pwede natin i-translate yun as proxy. Okay, mag-appoint siya ng sino man na nandun sa lugar kung nasaan yung dalawa, yung lalaki at babae na gusto magpakasal. Halimbawa, makausap nila yung wali nila. Okay, at napahintulutan yun at binigyan sila ng approval. Okay, at sa mga pagkakataon na yun, ay maaaring pumili ang wali. Kung sino ang maaaring tumayo sa lugar niya bilang bilang wakil. Sa pagkakataon na yun. At madalasan, ang binibigay ito sa mga ustad, sa mga kilala natin. Sa kadi, di ba? Sa kadi. Kaya nga dito sa Saudi Arabia, alam naman natin ang sistema. Kapag ka ang isang babae ay Muslima, ang hinihingi talaga ng kadi is written consent. Ng kanyang wali sa Pilipinas at kailangan of course ng authentication kasi may mga pagkataon na napipeke ito, no? So para makaiwas sa mga ganung pagbagay, okay, nire-required ng mahkama o ng court dito na ang magiging consent is attested at authenticated ng Saudi Embassy sa atin. Okay, makasigurado. Mashallah. Na-solve natin yung unang problema, no? Ito naman, case-to-case basis tayo eh. Kasi ito talaga, madalas, at ito nangyayari talaga sa mga, sa kamusliman na mga taga sa Pilipinas. Halimbawa is, sa sitwasyon, halimbawa, yung isang sister, wala na siyang wali talaga. Halimbawa, nag-iisang anak, o puro sila babae, wala siyang mga tiyuhin, wala na rin yung magulang niya. Pangalawa, sister na balik Islam. Siya lang ang Muslim sa kanilang pamilya. Ano ang sitwasyon dito? Halimbawa, mayroong isang brother na nagkagusto sa kanya. Nakagusto siya, nagustuhan niya yung sister. Ano naman ang gagawin ng brother sa ganitong sitwasyon? Of course, mga ganitong pagkataon kung saan ang babae ay walang tumatayong wali para sa kanya. Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fasultanu waliyu man la waliyala." So, ibig sabihin, ang nasa authority, no? Sila ang tatayong wali. Sa sino mang babae na wala siyang wali o guardian. So sa case ng isang sister na wala siyang wali, of course, at ang mga natitirang mga kamag-anak niya ay mga babae, mga Muslim, at gayon din sa kaso ng isang balik Islam, of course, sa atin sa Pilipinas, usually ang tatay, ang sultan is wala naman tayong ano talaga doon. Ano. So ang imam is sufficient.
yung kinikilalang imam sa isang lugar, no, ng sa isang society ng mga Muslim doon o grupo ng mga Muslim doon, isang lipunan ng mga Muslim doon, ang imam ay maaaring tumayo bilang wali nung babae na walang wali. So ang isang lalaki na gusto niyang pangasawain ang isang babae na walang wali, pwede niyang kausapin ng imam. So ang imam mismo ang imam mismo ang tatayong wali ng babae at mapupunta rin sa kanyang karapatan ng pagkakasal. Since siya ang imam, okay, at ang imam, alam natin ito ay responsibilidad, responsibility din. So ang mga ma'amun niya o mga tao na sumusunod sa kanya ay nasa wilaya rin niya kasi ang imama is actually wilaya, uh-huh. Wilaya Sukarayan. So mashallah, itong usapin na ito, makikita natin na ang Islam talaga is nare-resolbahan niya lahat. So ito na lang yung, depende na lang talaga sa mga Muslim kung paano nila patupad ang mga bagay nito. Pero meron akong, bago tayo magtapos, di ba, mashallah, medyo patapos na yung oras natin, yung sitwasyon na, kasi yung iba, nahahati talaga opinion. Kahit hindi nga marunong sa Islam, nagbibigyan na ng opinion dito eh. Yung iba naman, masyado namang foul yung mga sinasabi nila. Halimbawa, isang brother, nagkaroon sila ng communication sa isang sister. Seryoso yung brother, gusto niya pakasalan yung sister. Kaya lang, bago yun nangyari, yung khitbah, nagkaroon sila ng communication. Nagkaligawan na, nagustuhan na, and then saka sila pumasok sa pinaalam nila sa kanilang wali. Ano po ang inshallah, ano po ang mapapayo ninyo sa mga bagay na ito? Itong bagay na ito, of course, madalas itong nangyayari. Lalo sa lukuyang panahon, no, na talagang halos sabihin natin na lalo yung mag-engage sa mga social networking, okay, na nagagawa talaga ito. No, na saan nagdun sa pamamagitan nito nagkakagustuhan sila, nagkakaroon ng komunikasyon, nag-uusap. Okay, ang kung ano man yung nagawa nila, unang-una dapat hingin nila ng kapatawaran kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi of course, wala namang taong perpekto, diba? Hindi natin masasabi na idadahilan natin na gusto nila nilang talagang magkaasawahan kasi mayroon talagang tamang pamamaraan sa atin sa Islam. So kung ano man yung naging komunikasyon nila, no, at kung humantong man sila sa desisyon na talagang mag-aasawa at pinalam din nila sa wali na yun, alhamdulillah, kasi kung ano man yung nagawa nila, is na itama rin naman nila. Pero hihingi nila ng tauba yun, hihingi nila ng kapatawaran yun, kung ano man yung nagawa nila ang komunikasyon, na silang dalawa lang nag-uusap at walang iba nakakalam kahit ang wali. Okay? And then ipagpatuloy nila kung nagkagustuhan sila at paalam nila sa wali nila at dumaan sila sa proseso ng Islam. Of course, mabalik pa rin tayo dun sa asel ng pamamaraan na mag-hitba ka, paalam mo sa wali. Kung gusto mong maging halal ang pakikipag-usap sa kanya, is sundin natin yung pamamaraan ng hitba. Okay? Paalam mo sa wali, makuha mo ang wali, okay? At inshallah, magiging halal din naman yun. Kung talagang nandun pa yung oras para masiguro ninyo na kayo nga sa isa't isa. Mashallah. Napakaganda nung usapin ito, Ustad. Kaya lang yung unang parte natin, wala na tayong oras. Pero iiwan natin sa iyo kung ano yung payo mo para pampakilig naman sa ating mga brothers and sisters. Bismillahirrahmanirrahim. Una, may papayo natin sa lahat. Of course, ang pinakamagandang may papayo natin is yung taqwallah. Nung una yung pagkatakot natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At alamin natin na ang Islam ay kumpleto at ganap. Lalo na sa mga umur o yung mga bagay na may kinalaman sa pagpapamilya. Okay? At ang pag-ibigan at pagmamahalan, kumpleto po. Kumpleto po ang pamamaraan ng Islam. Nasa sa atin lamang po para ito pag-aralan nang sa ganun ay may tupad natin, ano, may sagawa natin ng tama at inshallah ang bagay na sinimulan natin alang-alang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibibigay niya sa atin yung patnubay niya, yung gabay niya hanggang sa makapag-aasawahan po tayo at magkaroon tayo ng mga anak hanggang sa lisanin natin ang mundo na to. Inshallah ibilang tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga papapasukin niya ng paraiso ma'adhuriyatihim. Ma'adhuriyatihim. Tulad ng pangako ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang banal na Quran, walladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min a'malihim min shay. So ito lang po ang maipapayo natin. Wa jazakumullahu khair. Mashallah. So napakaganda ng usaping ito. Ang maipapayo ko lang din sa ating mga nagmamahalan na mag-asawa na mga Muslim ay inshallah subhanahu wa ta'ala sa buhay natin ng Islam at
sundin natin kung ano yung pamamaraan ng Islam tungkol sa pagmamahalan. At naway napakilig namin kayo sa usaping ito at napangiti namin ang mga magpapamilya. At hanggang dito na lang, marami ding salamat sa mga brothers na nasa likod ng camera, mashallah. At ito po ang inyong lingkod, si Brother Abu Abdullah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala.